After 3 weeks na simula nung last. Dalawang beses pa lang sila nadidiworm. Sadya naman dalawa. Tama! Tama kasi lang. Yung pangatlo, after 3 weeks. So, palit. 3. Awakin mo na, pangamalito ko. Yo, what's up guys? So today ay magpapabaksin na tayo ng ating mga puppy. So pupunta na tayo sa vet. Kinakain ko lang sila muna kasi nag-iiyak na sila, gutom na. So yan, kumakain pa din si 4. So tara na. Malasong. Anything na pwedeng malasong sila. Masyadong masangsang na amoy, pwede sila mag-sisyo. Kasi nga, mas sensitive masyado yung ilong nila. Kasi nga, pango ano po? Hindi, dahil aso sila, hindi dahil pango. Bakit ako? Hindi naman. Sabi ko doon sa isang yan cliente. Yan nataba-taba pa. Ang sabi ko sa isang cliente ko. Kasi yun daw aso niya, laging may natulong si Ponce. Kung ganyan talaga pag pango. Kasi shih tzu. Sabi ng isa, eh ba't ako hindi? Sabi ko, hindi ako. Ang next deworm po nila, ang pangatlo ay? After 3 weeks na simula nung last. Dalawang beses pa lang sila nadideworm. Sadya naman dalawa. Tama. Tama kasi lang. Yung pangatlo, after 3 weeks. So, palit. 3. Awakin mo na, baka malito ko. Blablab yan niyo. Blablab ako eh. Magkano ba ito? Wala pa, hindi pa sumasal. Pero yung unang sahod is 5,000. Nakapag-vlog na lang kaya? Mag-vlog na lang kayo, Dok. Ang dami nag-vlog ang ano. Lalo pag bet na, dahil follower. Collab tayo, Dok. O paano lunudin ang aso? Nagpanggal, alisensya ko. Ginawa ko yun. Kaya ang dami kong pusa. 5 years old ako nun eh. Nandito na tayo sa bahay at pinamahinga muna natin ang ating mga puppy. At ito na yung kanilang vaccination certificate. So, ito yung sila na maglalagay dito ng mga pangalan ng mga magiging tuta nila. So, sila 1, si 2 at si 3. Lagyan nyo na rin ng picture dito ng tuta nyo para mas maganda tingnan itong inyong certificate. Nandito na rin kung kailan namin siya diniworm, February 2, tapos February 16, tapos February 16 to March 9. So, bago namin sila i-release sa mga magiging owner ng puppy natin ay madi-deworm pa natin sila ng isang beses sa March 9 kasi March 10 yung release ng mga puppy natin at yun nga, magpapaalam na tayo sa kanila. Siguro ilang vlog na lang kaya sana ipanoodin nyo itong vlog na to. So mamimiss natin yung mga puppy natin na yan. At nakalagay din dito yung first vaccine nila.
So yan, March 5. At pinalagay na rin namin dito yung sunod na vaccine ng ating mga aso. March 19, 2021 ang sunod. At yung nilalaman naman ng vaccine ay ito, canine distemper, adenomyosis type 2, para influenza parvovirus vaccine. Nandito din yung pangalan ni Doc, yung nagturok sa kanila. So, ito na yun guys na yung inyong magiging vaccination certificate. So, sa March 10, yung release ng ating mga puppy, nabanggit ko na kanina. Kaya, mamamaalam na tayo sa kanila. So, sana ay alagaan nila ng ayos itong ating mga puppy, gaya ng pag-aalaga namin sa kanila. At, syempre ay, meron pa naman tayong mga magiging puppy sa susunod kasi nandiyan pa naman si Wesley at si Sia. So, siguro i-video-video na lang ulit natin sila. Tapos, hihingi na lang kami ng mga update na video or picture sa kanila para naman masilip-silip natin sila. Kasi ito, si Dos, eh, malayo ang dalhin ito guys. Sa Manila ito dadalhin. Tapos, itong si Uno ay sa kabilang bayan namin na dalhin. Si Cuatro naman ay medyo na ano pa yung magiging owner niya. Kumbaga nagdadalawang isip na kuhanin. Kasi medyo na short yata sa budget. Pero gawa natin ang paraan na mai-release. Kapag hindi naman, eh, i-keep muna natin sila. Hahanap tayo ng mga magiging owner ni Cuatro. Sana ay mapanood to ng mga beginners natin kasi nandito yung guide para sa vaccine certificate natin. Kasi dito nyo malalaman kung ano ba yung mga dapat gawin at kailan talaga dinideworm at yung first vaccine. Ang first vaccine pala guys ay 1.5 months ng ating mga puppy. So, salamat sa panonood ng video na to. See you guys sa ating next video.